Gemini, hi. Welcome to Mr. Queen PH. Ito ang yung love reading for September 2024. Ayan. So, tinan natin. Anong parating sa inyong love life ngayon September 2024? Unahin natin yung mga in a relationship na Gemini. So, you're connecting with someone. Gemini. Five of Wands. Meron ditong conflict. Meron kayong hindi pinagkakaintindihan, para nagkakanya-kanya kayo rito. Ooh, Seven of Swords. The Chariot. Alam nyo, meron sa inyo rito na kapag umaalis yung inyong person, or parang meron siyang lakad na hindi ka kasama, parang laging may pagdududa. Andun yung selos, andun yung parang... hindi ka nagtitiwala doon sa person that you're dealing with. Or pwedeng vice versa. Yeah, reversal na ikaw naman kapag ikaw lumalabas or may lakad ka na hindi mo kasama yung person mo. Yung bang parang nararamdaman mo na wala siyang tiwala sa iyo. Or parang lagi na lang tamang hinala. Mm-mm. And it's not good for your relationship. Kasi you're starting to have a toxic connection. Na pwedeng mauwi sa mas malalim na problema. Dagdagan pa ng mga tao sa paligid nyo na nakikisali, nakikisawsaw sa relationship ninyo, na tipong kapag may kaibigan ka na pinagsabihan mo about your person na, ito kasi si person ko ganito eh, umalis tapos hindi ko siya makontakt. Tapos biglang nag-reply after 3 hours na. Tapos sasabihin ng friend mo, ay nako, baka mamaya, may ibang, ka-meet up. O, diba? Parang din ini-implant pa sa'yo yung yung mga pag-overthink. Pero syempre, you will know eh. Mararamdaman mo yun if talagang hindi siya totoo. Twin flame. So you may be connecting with a person na may soulmate yung energy. And yun nga lang kasi yung iba, no, akala nila napakadali ng twin flame relationship. This is the most toxic relationship. Na lalo na kung alam nyo, or parang hindi nyo pa acknowledge na kayo ay twin flame. Kasi pwedeng ikaw lang nakakaramdam nun, siya hindi. Oo. So, kung ako papipiliin, mas gusto ko ang soulmate kasi sa twin flame. Pero may mga bagay na hindi tayo maiiwasan. Karmic relationships na kailangan nating ma-meet, makilala, makarelasyon para meron tayong lesson na matutunan. Career. Okay, so some of you, ang person ninyo ay kasama nyo sa trabaho or masyado siyang career-oriented na wala siya masyadong oras at panahon sa'yo. So, ito kasing The Chariot is about success, no? Success in your relationship. I think if iiwasan mo yung mag-overthink, makatulong yon para ma-save yung relationship ninyo. Lalo na kung madalas kayo mag-away. O diba, may karmic ties talaga. The feeling, I'm feeling controlled by people around me and I don't like it. Oh my God, it's pushing me to find my power again. Yeah. So, maaring merong nakikisawsaw nga talaga sa relationship ninyo, nakikialam, na imbes na makatulong, lalo pang nagpapalala ng problema. So, yun yung mga iwasan ninyo. Yung mga sul-sul. You think I'm not listening to you, but I am. I hear everything you say and even replay our conversations in my head. So, I feel like your person is... nagpipay attention siya sa mga sinasabi mo, nasabi mo, whether this is good or bad.
Kaya, you also have to be careful rin sa mga bibitawan mong salita. You have to make sure that you really mean it. No? Minsan kasi may mga hurtful words tayong nasasabi dahil lang sa frustration natin, pero hindi naman talaga natin mini-mean. Oo, so sabi nga eh, your words can scar people. So, date night, some of you, spending time together will really help the relationship to grow. Oo, at ma-manifest nyo kung ano yung tipo ng relationship na gusto nyo. Mm-mm. Ang nakikita ko kasi rito is, parang wala naman talaga siyang malaking problema. To begin with, meron lang mga taong nakikialam sa relationship ninyo. Mm-mm. Love endures. Oh, love does not give up or lose faith. Love is hopeful and withstands every situation. So, kung ano man tong challenge na pagdadaanan nyo sa relationship ninyo, kaya nyo yung mapagtagumpayan. Okay? Doon mo malalaman kung talagang yung connection ninyo is very strong. Okay? So, that's the reading for in a relationship. Now, let's go naman sa mga single na Geminis. Gemini singles, meron bang parating na romantic connection? Meron bang nagkaka-crush sa inyo? Meron bang magpapakilig sa inyo ngayong September? Ano ba yung nagpapakilig sa inyo, Gemini? Comment nyo. Okay, mga singles. Uy, King of Cups. Can be a water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Alam nyo, meron nagkakaroon ng interest sa inyo. Kayo lang yung parang hostile. O yung tipong hindi kayo ganun not actually interested eh, kasi I feel like interesado ko rin sa kanya, pero it seems na hindi ka ganun ka-confident sa sarili mo para i-share mo yung sarili mo sa iba romantically. Okay? It seems like there are some insecurities within you na parang kahit na gusto mo tong taong to or you want to get to know this person, kaya lang may mga pumipigil sa'yo. Some of you are afraid to be yourself. Minsan kasi kapag masyado tayong nakikilala ng ibang tao, akala nila pag-aari na nila tayo. Kasi masyado nilang kilala, kunyari. But actually, minsan na, or most of the time, tayo mismo, sarili na natin, hindi natin pa ganun kakilala ang ating mga sarili. So, sa ngayon, I feel like you're making a decision eh, whether iiwasan mo tong taong ito or i-entertain mo. Pwedeng sa trabaho to. Oh, twin flame na naman. Freedom. Ooh. Being single or lightness. So, I feel like kung gusto mo tong taong to, go ahead. Kilalanin mo siya. Oo, kasi you'll never know na siya na pala yung taong hinihintay mo, di ba? What is stopping you? Ano yung pumipigil sa'yo? Yung iba, insecure sa sarili nila, hindi pa sila confident. Yung iba naman, pwedeng meron silang past na hindi pa nila na-work out. I feel like this person is matalino, masarap kausap. Mm-mm. Kaya ka na-attract rin sa kanya. This journey is teaching the both of you the most important spiritual lesson, which is patience. Patience is the key to success. Patience is a virtue. So I think, itong person na to, whether maging successful man tong connection na to o hindi, kung hahayaan mo yung sarili mo na kilalanin siya, meron ka pa ring lesson na matututunan sa connection na yan. Siguro yung iba sa inyo, andun pa rin sa energy ng ex.
na pwedeng meron kang ex, ay meron kang trauma sa yung ex, o yung ex mo nandyan pa rin ng gugulo. Kaya parang may pinagpipilian ka, magiging, magiging ano ka ba, marupok sa ex mo, o susubukan mong kilalanin itong new person. Love who you are. You are divine, delightful, and deserving of wonderful things life has to offer. Yes, you deserve love, Gemini. Huwag mong limitahan yung sarili mo na ma-experience itong love na to, especially kung nandyan siya available, no? Mm-mm, kung makakatok sa iyong puso. So that is your reading, Gemini. Thank you so much. Bye.